Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Diriwang ng Banal na Misa, ang pasasalamat ni na Jim Palomo Jose, Jaime Jose at pamilya, Maria Lilia Monina, Marian at JP, Monica Isabel Maristela Isidora, Juan Mariano, Margarita Imelda, Prudencia, Edwin, Annalyn at Luis Emmanuel Rivera, Louie, Lenny, Carmela at Andriel Reynoso, Maria Cristina Bernardo at pamilya, Dr. Jaime, Catherine at David Andrew Pulumbari, Vilhirio Saragosa at pamilya, MFBD Dental Clinic, Jojo at Catherine Masangya, Raymond Francisco at pamilya, Ariel at Lourdes Alfonso, Irene Soriano at pamilya, Gaspar Family, Bronio Family, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre, Tess at Sam Mendoza at pamilya, Veronica Villena at pamilya, Kai Enriquez at pamilya, Sia Vendeville at pamilya, Joaquin Family, Mike, Gina, Patricia Jose at pamilya. Para sa natatanging kahilingan ni na Wilhelmino C. Alvarado, Renato Castillo at pamilya, Rose Vicente at pamilya, Baby Bernardino, Christian Dayao, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trilliana, Alvin Abigail at Annika Borja, Elena Oliveros, Aristotel Atienza, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Hoygos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Zarina Soriano, Carlota Canilao, Rochelle Losalia, Ricky Dauba. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Roswell Bernardino, para sa maagang pagaling ni na Corazon Mayoni, Edita Hernandez, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Rosalina Tantoco Mendoza, Oliver Kizon, Carmela Marie Reynoso, Richard Rodelas, Arnold Blanquisco, Yusek Donato Marcos, Leoncia Baltasar, Connie Espinola, Percival Tambidao, Dr. Abner Hornedo, para sa mga kapatid nating yumao na sina Danilo Jr., Narciso Sr., Narciso Jr., Philip, Dr. Eloisa Monserrat, Romeo,
Marlene, Maria Prosperita, Marina, Candido Jr., Agosto, Librada, Amado, Dominador, Josephine, Dalisay, Baby Aoki, Lorenzo, Jong Alan, Joselito, Clarita, Ermenegildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Levi, Sister Ofelia, Consolacion, Venibaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Oliva, Aurora, Consuelo, Hazel, Herminia, Maria Naneth, Leia, Architect Francisco, Angel, Mamerto, Jovida, Remigia, Gabriel Anica, Marinel, Hermogena, Norma, Marivic, Maria Therese Pauline, Kenny, Ramon Senior, Josefina, Rita, Jose Orlando, Isidra, Crispin, Estelita, Patricia, Emmy, Abigail. Para sa natatanging kahilingan ni Russell at Normie Garcia at pamilya. Dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, linggo para sa misyon sa Africa. Lumakad ang mga pantas at muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit sila sa kinaroroonan ng bata. Tulad ng mga pantas, ang kabataan ay tinatawagang lisanin ang nakagawian upang makapagtayo ng makatarungan at mapagmalasakit na lipunan. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagpapakita ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa sanlibutan upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, aawan mo kami. Panginoon, aawan mo kami. Cristo, kaawaan mo kami. Cristo, kaawaan mo kami. Excelsis Deo. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay lobin mong maitaguyod
hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang pagliliwanag sa bundok ng Siyon. Maakit at magsisitungo doon ang mga bansa at mga hari. Tatamasahin nila ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kaningningan. Saningning na iyong taglay, liwanag, iyong mga bansa, sampu ng mga hari ay lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki ay magmumula sa malayo. Ang mga babae ay kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin ay pawang kagalakan, iyong madarama. Pagkatangyaman niyong karagatan ay iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At ang Seba naman ay darating silang may taglay na ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo, tayo pong lahat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring, humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan. Upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Sa kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa ay magpupuri at maglilingkod sa tuwi na. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya ay lubhang nahahabag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni San Pablo ang apostol sa mga Hentil o hindi Hudyo ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon. Hangad niya na ang mga Hentil ay makibahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan.
Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos, dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo, ang mga pantas mula sa silangan ay mga hintil, hindi sila Hudyo. Ngunit tinawag sila ng Panginoon upang sumamba sa Mesiyas na isinilang sa Belen. Tayo po ay magbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahonan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang babalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, "At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, "Kumayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kaniya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kaniya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapahayag ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid na kung paano tayo nagpuri
sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, sa awa ng Diyos, ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay amin ding ipinahahayag. Sa ikalawa ng Marso ay ang Miyerkules ng Abo at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa ikalabing pito ng Abril ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay. Ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ikadalawamputsyam ng Mayo ay ang kanyang pag-akyat sa langit at sa ikalima naman ng buwan ng Hunyo ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa ikalabing siyam ng Hunyo ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ikadalawamput pito ng Nobyembre ang unang linggo ng Adbiyento. Sa Panginoong Hesukristo, nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At ang aming pagbati sa ngalan ng ating minamahal na kura paroko ng maligayang at mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat. Mga kapatid, may tinatawag tayong Table of Precedence sa liturgy. Kung tutuusin, tuwing January 1, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng ni Maria bilang ina ng Diyos. Pero dahil mas mataas sa ranggo, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, hindi ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos ang ating ipinagdiriwang, kundi bagkus ang pagpapakita ng Panginoong Hesukristo o Epipania. Tayo po ngayon ay nasa anticipated mass para bukas. Kaya mga kapatid, karaniwan kapag ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipania, ano ang karaniwan nating bati sa isa't isa? Ano yung binabati natin sa isa't isa? Happy? Happy? Ayan, Three Kings. Sinasabi natin, no? Happy Three Kings. Ang tanong, saan ba nanggaling yung tatlo? At saan ba nanggaling yung hari? Kung pagbabasihan natin ang mabuting balitang ating napakinggan, may narinig ba kayong tatlo? Wala. May narinig po ba kayong hari? Tatlong hari? Wala. Ang sinabi po, strictly speaking, sa mabuting balita, sa Biblia, ano? Ilang pantas. Kaya po, no, hindi po tama siguro, no, kung speaking sa Biblia natin, no, na magbabatian tayo ng Three Kings. Dapat, Happy Epiphany Sunday. No, dahil wala namang binabanggit na tatlong hari. Ang sinasabi po, ilang pantas. Kaya lang naman natin sinabing tatlo. Bakit? Dahil sa regalo. Ano ba yung mga regalo? Ginto, kamanyang, mira. Kaya nasabi nating tatlo. Pero walang sinasabing tatlo. Pwedeng apat, pwede naman talagang tatlo. Pero pwede rin namang apat, pwedeng lima, pwedeng anim, pwedeng sampu. Ganyan naman tayo, di ba? Bilang Pilipino, kapag a-attend tayo ng handaan, kapag a-attend tayo ng birthdayan, ilan kayo? Ang dami. Isang laksa kayo, pero ilan ang dala ninyong regalo? Ilan? Isa. Pero ang dami-dami ninyo. Pero isa lang yung regalo na dala-dala ninyo. Baka nga, no, yung iba, no, ay walang dala. Pero
Wala namang talagang sinasabing tatlo. At walang sinasabing hari. Ang sinasabi ay pantas. At ano ba ang mga pantas? Kung alam natin, sa liturgy, no, kapag mayroon tayong ipinagdiriwang na pantas, sinasabi nating Doctor of the Church. Ibig sabihin, mga marurunong na tao. Mga marurunong na tao. Kung itatranslate natin sa English, sinasabi nating Magi. Pero kung isa-search natin sa Google, yung salitang Magi, eh hindi rin naman hari ang lalabas. Ang sinasabi, priest, pari. Pero hindi hari. Maaari sigurong mga matatalinong pari o mga matatalino na tao, pero hindi po hari. Ang ginawa ng ilang pantas na ito ay nagbigay pugay, kinilala, at gumawa ng kabutihan sa ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng regalo. Ang tanong sa atin, mga kapatid, saan ba natin ginagamit yung talino na bigay sa atin ng Diyos? O, ang tanong ko sa inyo, ano muna ang pinagkaiba ng matalino at marunong? Siguro, hindi ko po alam kung nabanggit na natin ito sa pagninilay natin. Pero may pagkakaiba po, mga kapatid, yung mga taong marunong at yung mga taong matalino. Kung pag-uusapan ang pagkakaparehas, ang matalino at ang marunong, parehas yang maraming alam. Ang matalino at ang marunong, parehas na maraming alam. Pero ang matalino, alam niya ang mabuti at tama. Tama at mali. Ang mabuti at ang masama. Ganun din ang marunong. Pero hindi ibig sabihin, ang matalino, hindi niya ginagawa ang mga maling bagay. Pero ang marunong, palagi niyang ginagawa kung ano ang tama at mabuti. At nagsusumikap na umiwas sa paggawa ng mali. Ang nakalulungkot sa panahon ngayon, siguro hindi tayo masyadong naghihirap sa pandemyang ito. Siguro nakaisip na kagad ng pinakamainam na bakuna sa COVID-19 na ito. Siguro ang bawat sakuna, ang bawat trahedya, ang bawat unos na darating, yan man ay bagyo o lindol, ay mabibigyan ng solusyon kung sama-sama lang at gagamitin sa tama ang dunong, ang talino na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin, wala namang taong bobo eh. Ang bawat isa sa atin, pinagkalooban ng talino, pinagkalooban ng dunong. Ngunit ang iba, ginagamit sa mali. Yung iba, kasi tatamad-tamad. Pero kung gagamitin natin ang dunong na ibinigay sa atin ng Diyos, siguro ang bawat isa sa atin aangat, magiging asenso, magkakaroon ng magandang buhay. Kaya sana mga kapatid, ang hamon sa atin sa linggong ito, gamitin natin yung dunong na ibinigay ng Diyos, magsama-sama tayo para mabigyan anuman ang harapin nating sakuna, trahedya o pandemya na ating haharapin sa mga susunod pang panahon. Pangalawa mga kapatid, no? Na punto ng ating paninilay sa linggong ito, ang tanong ko sa inyo, pakiramdam mo ba ikaw ay naliligaw? Are you feeling lost? Feeling mo ba parang nawawala ka na sa landas? Dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga nararanasan natin sa mundong ito. Feeling natin pinagsakluban tayo ng langit at lupa. Feeling natin galit ang Diyos sa atin.
Feeling natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Heto na naman, umaangat na naman, dumarami na naman ang kaso ng COVID-19. Iisipin natin, nasaan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Nagtatago ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa mga panahon na ito? Bakit maraming hindi nangyayaring hindi maganda sa mundo? Bakit yung mga mabubuti na mamatay? Bakit yung mga nagsusumikap na gumawa ng tama, sila pa yung namumroblema? Bakit yung mga masasama, sila pa yung napapabuti ang buhay? Minsan iniisip natin, unfair ang Diyos. Minsan iniisip natin, pinaparusahan o galit ang Diyos sa atin. Pero mga kapatid, kaya lang naman feeling natin, ang buhay natin ay nawawala sa landas. Kaya feeling mo, nawawala ka dahil mali ang iyong kinakapitan. Dahil mali ang iyong nilalapitan. Bakit? Kapag may problema ka, anong ginagawa mo? Umiinom ng alak. Kapag may problema ka, anong ginagawa mo? Maninigarililyo. Kapag may problema ka, anong gagawin mo? Hikit-hit ng droga. Mga kapatid, mas lalo kang mawawala sa landas kung ang mga maling bagay ang siyang lalapitan at kakapitan mo. Mga kapatid, ipinaparealize sa atin ng dakilang kapistahan na ito na kailanman hindi nagtago ang Diyos. Palagi niyang ipinapakita ang kanyang sarili. Palagi niyang ipinapadama sa atin na kahit kailan, anuman ang pagdaanan natin sa buhay, nasa tabi natin ang Diyos. Anumang problema, anumang pagsubok, ang ating pagdaanan, nasa tabi natin ang Diyos. Sino ang nawawala? Sino ang nagtatago? Hindi ang Diyos, kundi tayo. Dahil pinapaniwala natin na ang solusyon sa bawat problema ay ang mga makamundong bagay. Minsan pa nga, saan tayo lalapit para maging maswerte? Sa pungsoy. Yan na naman ang uso sa panahon ngayon. Kanino tayo lalapit? Sa manghuhula, sa mga psychic, sa mga pampaswerteng bagay. Maraming prutas ang binili. Mga polka dots, nagsuot. Nagsabit ng kung ano-ano sa mga pinto. Mga kapatid, hindi iyan ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. Walang koneksyon ang mga bagay na ito. Alam ko, sa bawat tahanan, mayroong mga prutas na bilog. Aminin man po ninyo o hindi. Amen? Aminin man po ninyo o hindi, bawat tahanan, sa kani-kanilang mga lamesa, mayroon pong mga bigas, tubig, at asin. Amen. O, di ba? Tumatawa kayo. Dahil aminado kayo na ginagawa nyo ang mga bagay na ito. Sa bawat tahanan, matatagpuan, sa lamesa, ano? Mga malalagkit, biko. Bakit? Para daw dumikit ang swerte. Sasabihin nyo sa akin, eh, Father, wala namang mawawala. Meron! Tanong nyo po sa akin, ano? Tanong nyo po sa akin, ano? Pananampalataya. Mas nagtitiwala ka, mas naniniwala ka na yung mga bilog-bilog na yan ang magdadala sa'yo ng swerte. Amen. Naniniwala ka na yung bigas na yan, yung malagkit na yan, yung mga pinagsasabit mo sa pinto, ang magdadala sa'yo ng swerte. Amen. Knowing na hindi ka nagtitiwala, nawawalan ka ng tiwala, pananampalataya,
na ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng pagpapala, hindi ang mga bilog-bilog ng prutas na yan. Kaya bang kapatid, ipinapakita sa atin ng Diyos kahit kailan na siya ay kasama natin, na siya ang nagbibigay ng pagpapala, na ipinapadama niya ang kanyang awa, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. Tayo lang ang nagtatago. Tayo lang ang lumalayo. Tayo lang ang nawawala. Kaya mga kapatid, kung feeling mo nawawala ka, kung feeling mo nangihina na ang iyong pananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Huwag sa mga makamundong bagay, huwag sa alak, huwag sa bisyo, huwag sa mga pangpaswerte na yan at pungsoy. Ang lapitan mo, walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ang Diyos na kahit kailan ipinapakita at ipinapadama sa atin na tayo, na siya ay nasa ating tabi. Nagpapadama ng kanyang pagmamahal at awa at kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang aking pagbati po sa inyo ng maligayang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Happy Epiphany Sunday po sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halinang dumalangin sa amang mawain para sa pangangailangan natin at ng mga bansa, nang ang kaningningan ng Panginoon ay maghari sa lahat. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan, upang ang liwanag ng kaligtasan ay maihatid sa lahat, lalo na sa mga kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa darating na halalan, upang ang kaningningan ng katotohanan at katapatan ang gumapi sa kasinungalingan at pandaraya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nasa dilim ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, upang ang ilaw ng kapatawaran at pag-ibig ang mag-akay sa kanila kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang maihandog natin kay Jesus ang ginto ng pananalig, ang insenso ng pagsamba at ang mirang pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw na susunod sa tala ng pananampalataya, upang makita nila ng mukaan ang Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Panginoon ng liwanag, Ama ng liwanag, itulot mong ang talang gumabay sa mga pantas, ang siya ring magatid sa amin kay Hesukristo ng aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalakad, inihahain, at pinagsasaluhang si Esokristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin, magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inihali namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob. Kaysa ng aming Papa Francisco, na iyong lingkod, kasamang Obispo Dennis, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak
na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mahamahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos sa totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng iyong buktong na anak na hindi naiiba sa iyo sa kadakilaan sa mula't mula pa. At nagpakitang siya ay taong totoo na sa amin ay hindi naiiba. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria, na malalahating laging berhen. Gayun din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir, na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayun din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay laging mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Lobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kaniyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kaniyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos, Ama, niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunhi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa wakas, para
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong banal, bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbago niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taas ang kamahalan, ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Ama, Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming ibinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanang mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw at pagka mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makapaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias Bernabe, Ignacio Alejandro Marcelino Pedro, Felicidad Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay ibinibigay. Eripso ko nenenipso et ninipso estibi Deo Patri Omnipotenti Unitate Spiritus Sancti Omnis Honor et Gloria per omnia saecula Seculorum. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikahan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, matuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Joyous strength, so long, while the glass does die.
Magsiluhod po ang lahat at atin pong dalasali ng Orasyo Emperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ang kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkandili, o mahal na ina ng Diyos. Huwag kaming siphayuin sa aming mga pangangailangan. Bagkus, ipag-adya mo kami sa panganib at kasamaan, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Magsitayo po ang lahat. Iyukon natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Thank you.
ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, inagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.